Okay guys, nagbabalik. Ako nga pala si Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. I-share ko lang sa inyo guys ang mga ilang legal terminologies na common nating naririnig. Kung bago ka sa akin channel, please huwag kang mahiyang mag-subscribe at i-click ang notification button para ma-updated ka sa mga legal nating kaso o sa mga legal nating i-discuss dito sa aking YouTube channel. At kung mayroong katanungan, please mag-comment lamang sa baba. So ito ang isi-share ko sa inyo, ilang legal terminologies. So at ang implication nito, yung impact. So naririnig niyo na ba yung invitation? So yung invitation, hindi yung sa party ah. Ito yung invitation. Ini-invite kang pumunta sa presinto. Yun ang common dyan sa police. So ang impact nito, kung dumating ka, it's okay. Kung hindi, okay lang. Wala kang kaso. Wala ka pang kaso. The other one is subpoena. Ang subpoena guys ay ito yung pag meron kang subpoena o pananasubpoena ng isang tao ay meron kang 10 days para sagutin ito once na ma-receive mo ang subpoena. Sasagutin mo yung allegation sa iyo within 10 days of receipt ng subpoena mo. Pupunta ka sa kung saan na court para sagutin. Pag hindi mo ito sinagot, pupunta ito sa kaso na. So ang kasunod nito is warrant. So kaya kailangan o kaya kaso. Kaso or warrant. Yun. Kasunod na yun. Number 3 is arraignment. So yung arraignment, ibig sabihin, nabuo na yung kaso. So ngayon, pupunta na kayo sa court para mag-arraignment. Ito yung napapanood nyo sa pelikula na binabasahan na ikaw ba'y tinatanggap mo itong allegation sa'yo? Ang common na sagot nito, oo o hindi. Yun lang, arraignment. Diba? So, pag nabuo yung arraignment, magkakaroon kayo na hearing. So, ang hearing guys, may implication ito. Kapag failed kang umattend ng hearing, both party, respondent or naghahabla, ay magkakaroon ng decision or resolution yung kaso. Tatlong bisis na sunod-sunod. So, ano pa? Cross-examination. Ito yung makikita nyo sa nakaupo doon sa yung witness, nakaupo doon sa upuan sa malapit sa judge, yung kinukross. Meron tinatawag niya direct examination and cross-examination. So, magkalaban nyo. The other one is resolution. So, pag narinig nyo yung court resolution, ito yung judgment, decision ng kaso. Ibig sabihin, may resolution nyo ng kaso, antayin nyo na lang yung release ng resolution. Mayroon na siyang decision. Case resolution. Yun guys. Siguro naman, pag decision, alam niya. Pwedeng year, pwedeng month, pwedeng fine. Yun ang resolution. O, reclusion perpetua. O, bonus. Ang reclusion perpetua guys ay isang parusa na sa civilian ay habang buhay na pagkakulong. Reclusion perpetua. Yun. So, maraming salamat. Hanggang sa susunod natin, abangan nyo ang ating other terminologies na ipapaliwanag natin sa salitang civilian.